Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Dami po nangyayari over the last few days, lalo-lalo na sa larangan ng criminal law. Umpisaan po natin dun sa conviction yesterday. Lumabas po ang desisyon ng Regional Trial Court ng Makati tungkol dito sa kaso na libel ni Senator Antonio Quillanes na final ni dating Makati Mayor Junjun Binay. As we know, na-convict po si Senator Quillanes for implying na involved sa korupsyon si then Councilor Junjun Binay ng Makati. Dahil dito, pinatawan ng 100,000 pesos fine at nag-rule din ang hukuman na bigyan ng 500,000 pesos na danyos si dating Mayor Junjun Binay. Ano ang mga implikasyon nito para kay Senator Quillanes? Dahil nag-announce si Senator Quillanes ang kanyang willingness maging kandidato sa susunod na national election sa 2022, may epekto ito sa candidacy niya. Ayon sa ating Korte Suprema at sa ating Omnibus Election Code under Section 12, ang napatawan ng isang ang nahatulan ng guilty sa isang krimen involving moral turpitude, ito po ay magriresulta ng temporary disqualification ng isang kandidato. Sa madaling sabi, hindi makaka-file ng certificate of candidacy si Senator Quillanes kung maging pinal na ang desisyon ng Regional Trial Court sa kanyang libel case. Paano po niya mapipigilan maging final muna ang desisyon? Maaari siyang mag-file ng apila sa Court of Appeals tungkol doon sa kanya sa decision ng kaso na ito. As long as on appeal at hindi pa po nahahatulan yung kanyang kaso, the case will remain pending and active, hindi pa po final, and therefore maaari siyang mag-file ng kanyang certificate of candidacy. On the other hand, wala pong kulong ang kanyang kaso dito. Normally po, ang libel, maaari kayong hatulan ng imprisonment or fine or both, depending dun sa pagkilatis ng hukuman. Ang hukuman ang nagde-decide kung ano yung appropriate na penalty dito, although hinihikayat ng ating Korte Suprema ang pagpataw na lang ng mga fine at hindi imprisonment sa mga kasong libel. Magandang tanghali, Attorney Ahmed. Hello. So, you heard the news. JP. Wala pa yata si JP. Paditing daw. So, in Senator Quillanes' case ngayon, i-emphasize lang po natin na yung kanyang pagtatakbo will depend kung ano ang gagawin niya dito. Kung mag-aapila siya, hindi magiging final yung paghatol sa kanya, and therefore qualified pa siyang tumakbo. On the other hand, pag inisip na lang niya na, mayarang ko na lang to para tapos na, hindi po siya maaaring tumakbo dahil may disqualification siya for 5 years under Section 12 ng ating Omnibus Election Code. So, ang 5 years na yon, mag-uumpisa from the day na magbayad siya ng fine. So, kung talagang nag-aambisyon siya, tumakbo ng national office, malamang iaapila muna niya ito. So, ang kilatis naman ng mga followers natin sa Luminous, kung hindi pa po kayo nag-like and follow sa aming page Luminous, by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan sa Facebook at saka sa YouTube, we encourage you, go ahead and do so kasi nilalagay po namin yung mga opinion namin tungkol dyan at nakalagay dun yung citation dun sa kaso na binasa natin dun sa pag-evaluate ng kaso ni Senator Quillanes. May babatiin muna ako saglit. Happy birthday kay Evelyn Peralta o Evelyn. Who's Evelyn Peralta? Peralta, taga Tagum to. Kababayan na Kababayan niya. Kaibigan. Mm-hmm. Andun siya ngayon sa Sa? Doon sa probinsya namin, nag-birthday.
Happy birthday, Evelyn. Evelyn Peralta. Okay. Happy birthday po. Okay. In the meantime, meron din isang, ito naman medyo karumal-dumal na krimen. Nakita niyo ba? Medyo umiikot sa social media yung pagbabaril ng isang master sergeant sa isang 52-year-old na lola sa Quezon City. Bakit daw niya binaril? May history daw ng alitan yung pamilya. Lola ang so, binaril? Oo. Although 52 years old lang, bata pa. Actually, may video, nakikita yung pulis, nag-a-approach, pero malayo pa lang, nagbunot ng baril. Tapos naglakad, tinago yung baril sa likod. Kinuntunta yung lola, wala namang ginagawa yung lola. Tapos, sinabunutan niya. Tapos, ay hindi, before, nung habang papalapit siya, kinasa niya yung baril. Tapos, tinago sa likod. Tapos, pag-approach niya din sa lola, sinabunutan niya. Nakahirit pa yung lola, sabi ng lola, magandang tanghali, Atty. Ni Glenn. Na nakasagot pa yung lola, huwag mo naman akong sabunutan. Tapos binaril niya sa leeg. Sa leeg? Sa leeg. Binaril ng pulis sa leeg. Ito ba yung, you bata? You heard about this? Yung bata sa... Hindi, lola. Oh, lola. Ito yung ano? Kagabi lang. Ah, kagabi. Pulis na naman? Pulis na naman. Magandang tanghali po sa inyo. Attorney Ahmed, Attorney Trixie, mga kababayan. Ano yung pinapakita niyo? Tanghali po sa inyo. Ano naman yung sinasabi? Pinapakita ni Kuya Winner. Ay, yun yung video. Yan yung video. Oh, yikes. Ayun, nakasaw. Ano yan? Ah, galing siya sa sasakyan. So, kumasa pa siya. Smoking gun nga yung video eh. Sino siyempre, nag-video ano, nito? Kamag-anak ni Lola. Yung sinabunutan niya yung Valdez, ulo? Sinalubong niya? Tapos niya, binaril na ba niya yan? Oh, wala na, higa na. Ayun. Patay. Sa ano na, gulantang na. Pulis ito? Pulis. Master Sergeant, ang pangalan ng ano? Kakaiba itong taong to ah. yun na nga eh. Sinampan. May problema talaga tayo sa mga pulis na tiwali. Discipline. Yung kriminalidad ng kapulisan. Hindi ang lahat ha. Hindi lahat. Kasi maraming mga matitinong pulis. Kawawa nga yung matitino. Oh, sila, they will be lumped together with the bad eggs. Yes, kawawa sila. Kasi minsan makikita mo yung uniform, i-assume mo na. Dahil sa kagagawa ng mga masasama, i-assume mo lahat na galing pa lang tayo doon sa bata, di ba? May bata din na pinatay. Ay, yung 18 years old. Kwento mo yan. Yung 18 years old na parang autistic yata eh. Binaril din ng pulis kasi ang sabi ng pulis, nanlaban eh. Binunot daw yung kanyang baril. Binunot daw yung kanyang baril. Ang nakita ko lang sa news is, sabi ng teacher, takot yan sa pulis. Yes. Then takot siya sa baril. Oo. So bakit niya gagawin? Then, parang out of character. May nabasa kong comment, sabi niya, autistic daw yung batang yun. Which I think, makakala siguro laruan o ano. Okay, if at all eh, pero parang out of character na even lalapit siya kung takot siya sa pulis. Kung takot siya sa pulis, hindi siya lalapit sa pulis. There's really a breakdown of discipline. Kasi ang tingin kasi ng mga pulis, I don't know how, hindi naman sa lahat ha, hindi naman ang lahat. Yes. Marami rin naman tayong matitinong pulis. Oo, kawawa si General Eliezer, dami niyang trabaho. Ang iba kasi, pag nakahawak ng baril, parang authority to kill. Parang lisensya na nila to kill. Yeah, we'll talk about that. Oh, parang, the noble profession of arms. Magandang tanghali, JP. Magandang tanghali. Yay, JP. May lang ang huulang pala. Yan nga, para bang pag naisuhan ka ng baril ng Estado, sa halip na gagamitin mo to protect the innocent, you turn it against the innocent. Correct. Typical example eh, yung nga kay Richard Santillan eh. Exactly. Imagine, 20 silang polis. 24 ang baril nila. Grabe, no? Qualified na talaga. 20 polis, 24 ang baril, may dala pang shotgun na wala namang shotgun na ini-issue ang PNP. Matagal na, sabi nga ng mga kernel eh. Gun? May shotgun sila eh. Mga gwardya na lang. Security guard dati. Mga kernel din ng polis ang nagsabi sa akin. Mga tumutulong sa akin. Congressman, wala na kaming shotgun, matagal na yan. Matagal nang tinigil yan sa pag-issue as a service firearm. Pero mayroong shotgun doon sa pagpatay kay Richard. Yung isang ang witness, sabi niya, narinig ko ang lakas ng isang malakas na putok. Yung shotgun is positive ng gunpowder residue. Lahat ng 24 na baril ng 20 police, 24 ang baril, lahat na sila positive ng gunpowder residue.
nagamit lahat. And then yung dalawa doon ay hindi galing sa PNP sta. Ah, may sariling ano, stash. Meron siyang ano. Oo, meron silang may loose firearm na ginamit ang police. And then sasabihin ni Colonel Pitalio na legitimate yung operation. Ang sarap mong saksakin sa ulo. Grabe, oo. Totoo. So, ang sinasabi natin, Tito, may code yan eh. May ano yung ba yung history niyan? Tinatawag na noble profession of arms. May history yan eh. Ah, sige. Please read it, history. Kaming tatlo ang estudyante mo ngayon. At si JP yata alam niya to. Sa medieval ages, wala pang ano. Wala pang alam sa medieval ages. Wala pang state. Si Juan Ponce really ang alam dyan. Ang expert. Sige, go. Si JP. So, yung king or yung ano bang tawag dito, yung land sovereign. Owner, yung sovereign. Sa lugar niya. Diba? Paano ka nag-expand ng teritoryo mo? You go into war, diba? Yes. Yung king would own all the land, yung mga serfs, they're working the land, tapos bibigay nila yung produkto, yung king ang mamamahagi ng mga party-party. Okay. Nangyayari pa yun sa atin dito. Kaya tayo nag-land before. Meron yan. Dalwisita. Meron yan. Nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Oh, yung mga ganyan. Sige, go. Nakawayan nyo naman. So, pero wala silang armies noon. Walang ano. Tapos yung local law enforcement, usually yung villagers, kanya-kanya. Self-help. Okay. Nakawang ka, habulin mo yung magnanakaw, patayin mo. Kasi wala pang law and order at that hindi time. Hindi pa masyado. Medieval pa. Ang basic law and order was usually imposed by the sovereign. Ngayon, para makapag-expand, o kaya pag sinasakop sila, kailangan mo ng army magde-defend. Yes. Yung nagiging army, yung mga magsasaka, yung mga ano servants, yung mga serfs, ganyan. Kukonscript niya into an army para mag-defend, o kaya, consequently, gusto niyang magsakop ng ano, yun yung army. Walang professional army. Pero dahil nga wala kang professional army, ginagamit, kumbaga paramihan lang ng tao, kasi ganun yung gera nun, di ba? Kung sino yung pinakamaraming patay, yun yung talo. Di ba? So, until the point na mapatay mo yung sovereign ng neighboring land, and then sasakupin mo. Eventually, dahil parati silang at war, it made more sense na meron kang army na ano, full-time. They realized the need. Yes, so kailangan mong bayaran yan and all that. So madali yung part na bayaran. Sasakop ka lang ng more territory, bibigay mo sa mga sundalo mo. Kaya lang, the problem was discipline. Dahil ang hari ang magbibigay ng weapons, ng armas dun sa kanyang army. Sundalo. How do you prevent the soldiers from turning that against the king or against the villagers. The villagers. Mm-hmm. Diba? Nag-develop sila ng code. Alam niyo yung chivalric code? Yung mga knights, mga ganyan. Dinevelop nila yon, in-elevate nila yung profession ng pagkasundalo into a noble profession of arms. Yun ang tinatawag nila. Instead of merely mercenaries. Yes. Mm. So, dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan ng mga weapons mo, ng mga weapons ng estado o ng hari, una merong fealty na tinatawag, parang loyalty. Magsiswear ka ng oath of loyalty to your king, to your sovereign. In return for that, binibigyan, nire-reward ka pagka nag-successful kayo sa battle, yung mga pinakamatatapang, pinakamagagaling. Yung spoils of war. Nire-reward. At saka allowed sila mag-plunder. So, yung financial reward nandyan. Pero, para rin, hindi gamitin against the king, so may fealty. Later on, nag-develop sila ng mas sophisticated na code. Ginawa silang parang special class. Like in Japan, di ba? May special class, ang warrior class. At meron silang very strict na code. And they themselves enforce that code. Kasi dahil special silang tao, mas mataas yung moral values nila. Yung moral values na yon ang nagdidisiplina sa sarili nila at yung class na yon. Pag nag-violate ka ng moral code na yon, o-ostracize ka. Tanggal ka. Maging paraya ka. So, nag-develop yan into more sophisticated ones. Kaya, let's say, sa PMA may honor code. Sa ating mga sundalo, meron, well, of course, we have the Articles of War. Pero ano na yan, parang legislated na yan. But beyond that legislation, among themselves, lahat ng mga members of the profession of arms consider themselves part of a brotherhood. Pag nag-violate ka ng moral code na yun, out ka. The problem sa atin na nakikita ko is hindi na-develop yung moral code na yun dun sa PNP.
it's sophisticated and developed sa military natin. Although, meron din tayong problema sa disiplina, sasabihin pero natin not so, military. Not so much in the military. There you go. Bakit ako, I can attest to that. And that's my view. May problema pero hindi ganun kalala sa Philippine National Police. At the start and I think I have the answer. What is that's it? The answer. Ano yan? Ang answer nyon, yung bata-bata system nila dyan. Ito, sabihin natin, oh, yung 20 police. Mga bata ni General Carranza yun eh. At ni Colonel Pitalio. Bata ni General Carranza, bata ni Colonel Pitalio. We don't know what happened. Ginawa nila ito kay Richard Santillan. Tinorture, pinatay, pinantingan ng kung ano-ano to incriminate him. So ngayon, nakasuhan. 2 counts of murder. Okay. Anong ginawa nito ni Colonel Pitalio na mga pulis dyan sa Pro-4A? Ito palagi itong Pro-4A. Notorious talaga ito eh. Si General Carranza pa ang regional director. Extensive yung cover-up. Extensive yung cover-up ng kaso. Ni Soko Report, we could not... Kahit Soko Report, hindi namin makuha-kuha eh. So, pasalamat nga ako, si Greco Belica, Commissioner Greco Belica, binigyan ako ng kopya just 5 days before the hearing sa Senado. So, at least nagamit ko yun. Almost photo finish. Pero, dumating kami sa Senado, nagreklamo sa NBI. On the record, sabi nila, nasuspended po yung investigation namin dahil hinihingi po namin yung documents and evidence pertaining to the killing of Richard, hindi naman binibigay ng PNP. So, nagreklamo din si Chief Percy de Acosta. Nagmanifest siya. Kami rin, may request kami. Ako pa nga, personal, pumunta sa opisina ni General Albayalde. Hindi rin ako sinagot. So, the cover-up extends all the way to the Chief PNP. Yes. So, kaya nga po, kinasuhan ko si Chief PNP Albayalde. Kinasuhan ko si Chief PNP Gamboa. Kinasuhan ko si Chief PNP Sinas. Because of the extensive cover-up ng mga pulis na ito. And dahil nakikita nila na kinukup-kup sila, they're being protected by their seniors, senior officers, your superior. Ayan. They can do whatever they want. And you have, lalala talaga yung kriminalidad ng kapulisan. For us, nung as may mga opisyal na pwedeng pagtakpan, ito mga opisyal na to, ito mga salary meron ito. Meron din silang sariling code, yung umarta at saka yung ano, at saka yung padrino. Diba? Godfather. Yan yung parang mafia. Umarta. Kaya nga eh, with the exception of the matitinong pulis, ha? With the exception of the matitinong pulis, nagmumukha ang PNP na sindikatong naka-uniforme na ang nagbabayad ay ang estado at ang taong bayan. Pero seriously speaking, sir, ano din nangyari dun sa, di ba nagkaroon ng mga hearing tungkol sa mga ganitong problema ng PNP? At sa panahon ni Bato de la Rosa, they were proposing na ibalik sa PNP yung training kasi ngayon ata naka sa academy. Naka ano yan, sa ibang institution, hindi directly under the PNP. Kasi police officer operative yun. Tapos police officers, ito yung mga care major, colonel. Sa PNPA. Nasa PNPA sila. Pero hindi daw yan directly under the PNP. Ang mismong ano niyan, yung mismong supervision. Yun ba yung sinasabi ni Batol de la Rosa? Ang pagkakaalam ko ng panahon ni Benigno Aquino, panahon ni GMA, ang head ng Philippine Public Safety. Parang under safety, niya ng DILG. PLGA, oo. Dating governor, talagang governor Tingting Kuhangko. Din ang umupo si Ninoy, unceremoniously, kinicked out niya yung tita niya. Tinanggal niya sa pwesto. Pero si Tingting. Si Governor Tingting, kay GMA yon. Siya yung matagal na leader, presidente ng PNPA. So, umupo si Ninoy. Kinick out agad niya si Ting Ting. I don't know what happened. Hindi kasi exactly aligned yung... Hindi sumusunod sa kanya. Magkaiba yan sila. So, but I don't understand. Kung independent ang PNPA, what's the problem with that? Hindi, kasi ang sinasabi nila doon, kumbaga, unlike the military where the PMA is really under the ambit of the Department of National Defense. At saka sa AFP mismo. Yung magmula nung kadete ka pa lang, yung structure na tinitingnan mo, yung sinusundan mong ano,
iisa lang. Mm-hmm. And then paglabas mo, you will be subjected to the same standards, the same organizational setup. Uh-huh. So kumbaga, once you enter the training, you're mm-hmm. already part of the organization. Mm-hmm. And then yung ini-inculcate sa'yo na mga values, mm-hmm. yung ini-inculcate sa'yo na mga code, mm-hmm. eh, ma-apply mo talaga dahil isang organisasyon ang nagbigay niyan sa'yo eh. Mm. Hindi yung bibigyan ka ng a set of codes, mm. a set of standards, a set of training mm-hmm. na alien dun sa pupuntahan mong organization. Well, mm-hmm. I think that that is the mixture eh. Parang ano eh, para siyang malabnaw na ano, kasi police is not military. Yeah. It's a civilian. Yes, and that's why if you train them in a military manner, mm-hmm. then that will be paradoxical to what yes. the nature of in fact, is. Oh, in fact, merong legislation sa US ngayon na pinapabago nila yan. Isali na lang siya sa service, sa military service ang police. Alisin yung military training and yung police. Military manner of conducting police work, uh-huh. police functions. Uh-huh. Uh-huh. Kasi ang sinasabi nila, you're here to serve the civilians. Uh-huh. You uh-huh. are not at war with the civilians. Yan, correct. Kasi uh-huh. And that's what is happening now sa US. With these mga rogue cops. Yan. Mm-hmm. Tsaka kahit mindset, tama yan eh. Ano napapansin nyo yung rising violence ng mga police against the citizens? Although ngayon, nakikita lang nila kasi may racism involved. So, pero actually, it could happen to anyone. Sa US. Dito sa atin, since walang racism involved, everybody is vulnerable. Yes. Diba? Doon specific ang target. Doon very specific. Kaya rin napaghahalataan. Dito, anybody could be a target. Oh. So, in fairness, kung, ano naman sila? Kung mangyari. Equal mayaman o hindi. Equal treatment of our arms. Equal treatment of their lack of discipline, mayaman o mahirap mababaril ka. Pero ito siguro yung tanong na masasagot nyo kasi mga, lalo na si Attorney Glenn, ano, kasi ano to eh, very well-versed sa mga police matters. Okay, ganito. Kasi ito observation lang. Yeah. Observation lang. Bakit kapag ordinaryong tao yung kinasuhan ng murder, di ba non-bailable yan? Yeah. Yes. Ang murder, mm-hmm. Walang nakakalabas sa mga ordinaryong tao. Pero pag police ang kinasuhan ng murder, sometimes yung iba pa nga eh, continuous pa yung kanilang service habang meron silang kasong murder. Mm-hmm. And then na-convict na, mag-a-appeal lang, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang serbisyo. Bakit ba ito nangyayari? Kasi katulad itong isang nag-message sa akin na dahil dun sa bata na nabaril, yung 18 years old. Yung 18 years old. Sa Tupada, no? So nabasa niya yung mga pinost ko tungkol dun, tapos nagbabanggit din siya na yung kapatid niya, 9 years ago, ganun din. Pinatay din ng police. Convicted na daw sa korte, pero nag-a-appeal, andiyan dyan pa daw sa krame. In-service pa rin? Oo, yun yung report. Ha? In-service pa rin? In-service pa rin. And napopromote pa. And then, I've seen this also. Nakabil siya, but there's already a conviction. Bakit pa-appeal? There was already a conviction, dapat natanggal na yan. Appeal, dapat tanggal siya. I-file niya sa OMB, yung removal niya. Kasi meron ng ano eh. Meron ng conviction ng court eh. Pero hindi pinafile yan. Ang nangyari, for example, dito sa kaso ni Richard, actually, it depends talaga sa biktima. Okay, katulad dyan, ilan ang mga kinasuhan mo ng murder dyan? 20. Nasaan yung mga polis? Awol. Awol, nagtatago na. Pero hindi sila nagtatago. Ganito. Yung 20 na kinasuhan na polis for 2 counts of murder, nung na-file sa korte, ang kaso, September 23, 2019, sinulatan ko kaagad sa General Carranza. At ako, when I write, I don't say I request. I demand. Palagi talaga na, kaboard yun eh. I don't say I request, I demand. Kasi ako nagbabayad ng sahod ninyo. So, itaga nyo yan sa bato, mga kababayan. Tayo ang nababayad ng sahod nila, ha? So, sabi ko, you put them on immediate restrictive custody. So, ang sumagot sa akin, si General Madrid. Kasi wala daw si Carranza, nasa Vietnam, kasama si Albayalde.
Yan, sabi ko. You're already on notice, ha? Ilagay mo yan in immediate custody. Restrictive custody. Ba't nako sir pagsabihan? Ay, kasi ayaw eh. Ayaw gawin eh. Eh di siyempre tayo ang gagawa. So ngayon, tayo ngayon, may exchange of order sila. Ang dami nilang order na i-restrictive custody. At the end of the day, wala sila, nahagilap ni isa. So nagtago na ang lahat. Kaya nagka-awol-awol na. So nag-awol na. So ang ginawa ko, sinulatan ko agad yung DPRM. DPRM. Oh, awol na ito ha. Under NAPOLCOM regulations, pag awol ka 3 days, you start administrative proceedings. Doon ako sa Region 4A. Pinastart ko yung administrative proceedings. Sinulatan ko rin yung finance dito sa Krame. Sabi ko, I put you on firm notice that all these police officers are on awol. Tanggalin nyo yan sa listahan ng mga sahod. So, pinunis ko ng kopya ang Commission on Audit. Sinabi ko, ito ha, ito mga tarantadong police na to, nag-awol na to ha, wala tong sahod. Tapos sinagot ako ng general dito sa Krame. Tinanggal na po namin. So, in other words, kailangan mong lumaban eh. Kasi kung ibigay mo yan sa kanila, they will never do that. Ito ang tanong ko, attorney. Sandali. At the end of the day, na-final yung order for dismissal. Na-dismiss yung 20 police. Nakakulong ba sila? Yung dalawa, sumurrender. Awol nga. Awol. Absent without official leave. So yung dalawa... May warrant na, di ba? May warrant. Nung lumabas yung warrant... Gaano ba kahirap hanapin para sa kapwa police yung kanyang kasamahan? I would like to ask General Eliazar kung gaano kahirap hulihin ng mga polis ang kapwa nila polis. Na may kasong murder, na nag-awol, na-dismiss. Na-dismiss na from the service. Na. Kilala naman sila sa PNP. Kilala nila yung media. Ito, Attorney. Attorney Ahmed, Attorney Trixie, JP, mga kababayan. Ito na. Nung sinerve ang warrant of arrest, ito na mga polis, sinulatan ko na, nandiyan na yung warrant of arrest. Anong ginagawa nyo? Ginaganyan ko sila eh. Ito na, pinadala na ako, service of warrant. Pumunta po kami sa bahay, kompleto, may mga picture-picture pa sila. Pumunta sila sa bahay, wala daw doon. Kumuha sila ng certification sa barangay, wala na raw doon nakatira. Sabi ko na ako, pumapulpul talaga yung mga polis na ito. Mag-serve ka ng warrant. Hanggang sa bahay lang. Hindi mo ba i-hunt yun? Diba? Necessarily, you need to hunt. Wala bang investigative team na naka-assign dito? Wala. Kasi wala silang gusto. May agent, NBI, agent on case. CIDG ang inaatasan yan. Criminal Investigation and Detection. Sinong on case dito? Yun, hindi nila ako sinasagot. Aha! Yun. Bakit kayo? Sikreto yan? State secret? Yun. Palagi nila sinasabi, you are interfering with law enforcement processes. He is the complainant. Not. Then ang sagot ko, you have not shown how my actions had interfered. Diba? Sila yung may burden baseless. Yan. Correct. It's conjectural, it's baseless. So, yun, natanggal sa pwesto, natanggal sa trabaho. I'm sure na binubuhay sila ng mga leader nila. Binubuhay sila kasi di ba ang sahod ng polis ay... magkano bang sahod ng polis ngayon? Wala ko eh. Dinobli nga ni Presidente. Presidente yan. Alam mo... Entry ata 40 para... Ito mga tiwaling polis, hindi niya ba inisip na dinobli na kayong sahod ninyo ng Pangulong Duterte? Tapos ito pa ang gagawin nyo? Bigyan nyo pa ng problema yung mama? Okay. Bago tayo mag-break, babatingin ko lang yun sa super chat natin ba itong tangpe. Sabi ni Christine Bernardo, pinapag-greet niya yung kapatid niya ni si Catherine Bernardo na hindi ito yung girlfriend ni Daniel Padilla ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ate Kat, naki-ate ako. Yun yung nagbigay sa atin nung ice cream. Yung masarap na ice cream yung padala nila. Sarap yun. Si Christine Bernardo. I thank you kay Bell pala. Ay, kay Bell. Pakisabit ang kay Christine na hindi ko alam yung mga ice cream na yan. Alam mo yun? Hindi totoo yan, Miss Christine. Kinuwento ko kay Amit. Tingnan niyo. Wala akong kaalam-alam dyan. Last year pa to. Ikaw rin, ha? Kwento ka rin, ha? Hindi, nakatanggap ako. Hindi nakatanggap ka, Amit. Huwag kayo maniwala ka, Amit. Hindi totoo yan.
naikwento sa iyo at the baby. Si Christine Bernardo? Si Christine Bernardo, na kapatid ni Catherine Bernardo, na hindi girlfriend ni Daniel Padilla. Sino yun si Daniel Padilla? Mamaya ako na-explain, mahaba-haba ako. Bakit nagsasabi tayo mga tao na hindi natin nakilala? Ikaw lang, magbabalik ang tambayan. Oras natin, 12:31 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. DWIZ! Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Magbabalik ang tambayan, kasama pa rin sa Impira, Attorney Glenn Chong. Hello, good afternoon. JP Varela. Hi. Attorney Awesome, Ahmed Paglinawan. Uy! Ako po si Kusa ulit. Nag-uusapan pa rin namin, favorite topic namin, sa PNP. Sinan ang problema eh. Sa totoo lang. Dati, ang sinasabi ng presidente, sige, tataasan ko yung sweldo ninyo. Kasi kawawa naman talaga noon ang pulis, di ba? Maiintindihan mo, sa sideline sila, nagmo-moonlighting, magta-taxi driver, yung matitino. Yung matitino. Magta-taxi driver. Yung iba nga, yung parang delivery, ganyan. O kaya magbo-bodyguard, maghahagad. Ganyan. So yun pa yun, mga matitino. Yung iba, moonlighting na sindikato. Hindi na sila tatanggal ng uniforme. Madali lang makita na siya po eh. Nagamit nila yung utos mo lang eh. So may mga ninja cops pa. Di ba? Mga hulid up, kunwari yung... Ninja cops, ito yung nagbagsak kay Albayalde. Correct. Kasi hindi niya pina... Di ba, ano ba yan? Hindi niya, he ordered na wag... Galawin. Do not act on the case. Di ba? So obstruction of justice yun, malinaw. Grabe. On so many levels, both administrative at saka yung criminal case. Ayan ngayon, napulong yung police. Imbis na ma-explain na maayos, wala na, galit na tayo lahat sa kanila. There would have been a way out of that. Hindi nila sinunod yung proseso. Sinuwes ka pa? Oo. Nuesca. Nuesca. Yung namaril ng magnanay. Magnanay. Dun sa Nuesca case kasi, ang nakikita ko dyan is, long simmering na kasi yung problema. Katulad nitong si Lola. Pero, ito si Lola, hindi kasi walang aggression. Dito, walang act of aggression. Walang, yung sa kay Nuesca meron. Yung kay Nuesca meron. Merong act of aggression, yes. Kaya makikita mo na... May escalation of anger. And, pero itong kay Lola ngayon, wala talaga. Wala talaga. Wala talaga provocation. Completely, no. Murder talaga yun. Premeditated talaga yun. Premeditated, abuse of superior strength. Yes, abuse of superior strength. Yung kay Nuesca, parang ano yun eh, parang passion and obfuscation. At the time of sa galit niya. Ito planado eh, hinihintay niya, tinitingnan, nandiyan na nagkasya, pinuntahan. Walang warning, sinabunutan niya, binaril niya. Murder talaga, premeditated yung itsura niya. So, yung pulis na yun, nasaan? Nahuli na. So, under restrictive custody din. Pero, ang kwento daw, at tingin ko gagamitin nila na mitigating lasing. But that's the best he can do. Hindi siya nag-voluntary surrender. Ang problema diyan sa hindi ako 'yun. Ang problema diyan sa intoxication is that it is an alternative circumstance. It can be mitigating, it can be aggravating. In this case, pwede naman eh, sabihin mo, aggravating yan. Kasi uminom siya para ma-embolden siya. Uminom muna ako. Uminom muna siya para lumakas yung loob niya at gawin niya yung gusto niyang gawin. Binalak niyang gawin. Pero hindi lang yun, kasi bago siya uminom, hindi pa siya lasing nun. Andyan yung baril niya, service firearm yun. Uminom siya na may dalang baril. Uminom mali na kaagad na may dalang baril. Aggravating yan. Aggravating yan. Sabihan ka na niyan, huwag kang mag-iinom na may malaking baril. Off-duty ka eh. Wala kang baril. Mag-iinom ka, hindi mo dadalhin yung baril mo. Correct. Dami aksidenteng nangyayari na ganyan. Pagdala mo yung baril mo, ang mangyari niyan, ang nasa isip mo, ikaw na yung powerful na tao dyan sa lugar mo. Tapos lasing ka pa. Wala nang inhibitions pag nalasing. Correct. Pag nakita ninyo yung video, makikita mo din dun sa galaw niya, yung paglapit niya, malayo pa lang naglabas na ng baril. Nasa parang belt bag niya, belly bag niya. Tapos nilabas niya, nakatago pa sa likod niya. Nung papalapit na siya kay Lola, kinasa niya. Premeditated. Binalak talaga niya yun. Kawawa naman yung Lola. Ngayon, dito ako naawa. Kasi
katulad itong kaso na to, dahil may video, mag-iingay yung buong mundo. Mm. At malamang, aabot pa to sa Malacanang at magsasalita pa siguro yung presidente dyan. Tungkol dyan. Aabot kay Maria Reyes. Okay. Yan, at saka kay ano. Tapos, pakalat ito sa lahat ng ano, tapos, magiging malaki yung kaso and then, malamang may mangyayari. Nakukulungan yan. Pero itong batang nabaril dito sa Valenzuela. Oh, yung 18 years old. 18 years old na nakaupo sa bangkito na okay na may special needs. Tapos pinagbibintangang ng agaw ng baril ng pulis. Nag-agaw daw ng baril nga ng pulis. Tapos later on sinasabing... Napaka-aggravating circumstance yung stupid stories ng mga pulis. Oh, tapos sabi... That's one. Our lawmakers should consider that. Yung pulis nagdadalawa kasi may hawak daw siyang isang press yung may isa siyang nahuling isa tapos naguluhan daw siya so nagdadalawa siya tarantado nga nataranta siya tapos nabaril niya daw tong isang bata. Saan naman natamaan nga bala ang bata? Ayan yung hindi natin alam kasi walang video. Ito yung sinasabi kong nakakapanghinayang at nakakainis kasi kung walang video di ba walang issue. Hindi pumuputok yung issue. Kagaya nitong batang to, 18 anyos. Tingnan natin kung saan siya natamaan. Basta ang sabi nga, pati si Mayor Gatchalian, sinasabi niya, the witnesses say na kinaladkad siya mula dito sa pinag... Kung saan siya natin, nakaupo. Dinala siya dun sa site kung nasaan yung tupada para lang ipalabas na parang dun nangyari. Ayun yung sabi ni Mayor Gatchalian. Mas lumalala yung kaso. Attorney Trixie, let's take it from there. Yung sabi ni Attorney Trixie kanina ba? And I think our legislators, if may sense talaga kayo, gawin nga nating aggravating circumstance, yung false narrative, yung gagawa ka ng istorya, cover up, although, lalo na pag stupid, although the giving of false or fabricated information is section 1H of PD 1829 na. Section 1H, PD 1829, obstruction of justice. The giving of false or fabricated information. In order the purpose is to mislead the law enforcers. Yes. Pero kung law enforcer ang mislead. Yun na, gamitin na as aggravating circumstance kung law enforcers ang gumagawa ng false narrative. Correct. O kasi hindi yan, doon sa... Yung holding of public office should be an aggravating circumstance. Yung lisensya ng mong baril should become an aggravating circumstance pag may ginawa kang krimen. Because kawawa, yung look at the disparity of the position ng biktima at ng polis. Ang polis may institusyon nasa likod niya. Armado siya ng baril na lisensyado ng Estado. Paano na lang itong pobreng biktima tulad nitong 18 years old noon na nitong lola kung hindi lang sa social media? Walang kalaban-laban yan. Naalala mo, Ahmed, yung kaso natin, 15 years old na bata na inaresto ng mga pulis, nandun sila sa sariling bahay, dinala sa isang kwarto, ban. Binaral. 15 years 13, old. 13 years old. 15. 15 yun nandun sa Balarao. Meron nga rin dito sa Laguna nangyari. Bata. Hindi naman bata, teenager. Binaril sa ulo. Tapos tumakbo yung tatay. Nagmakaawa. Huwag nyo nang barilin, patay na eh. Binaril din yung tatay sa ulo. Holy cow. Binaril yung tatay sa ulo. Tapos ang witness ay ang nanay. Plinantingan ang nanay para makulong. Yan wala silang kaso. Wow! Ang nanay ang nakulong. Grabe. Ganyan katarantado ang mga pulis na tiwalay mga kababayan. Saan yan nangyari, sir? Laguna. Yung mga ganyang story, nawawalan talaga tayo. Okay, balikan ko ha, para vivid sa inyo. Pinatay nila yung teenager. Whether may droga yun o wala, hindi ko alam. Binaril, nabaril sa ulo at sa ibang parte ng katawan. Tumugbo yung tatay, kinanlong niya yung anak niya. Tama na po, patay na po yung anak ko, binaril sa ulo. Ang lone witness ay ang nanay. At rinantingan ng drugang nanay para makulong. Wala silang kaso. Look! So, kahit yung batas, di ba? Pag tinignan nyo yung Dangerous Drugs Act, di ba, crime yung planting of evidence. Yes. Pero ang hirap patunayan. Walang nakakonvict. Kahit may outside witness ka na makita yung pagtatanim, ang kalaban mo, yung testigo ng mga pulis, na merong ito, presumption of regularity. Ito, Attorney Trixie. Ito ha, dito sa kaso ni Richard, parang lahat ng problema ng pulis nandun, yung planting. Okay. Plinantingan si Richard ng yung magazine. Oo.
Ang amplinanting na baril dito sa kanyang kamay ay caliber 45. Oh, mm. Magazine ay? Ang magazine ay 9mm. Ah, oh, so, halata. So, pinuwersa ko ang PNP na ibigay lahat ng crime scene photographs. 486 ang crime scene photographs. Ang inatat sa SOCO report ay 196 lang. So, after 20 months na kinalaban ko ang PNP, bumigay. Oh, imagine mga kababayan, hindi po imposible ng labanan ang PNP. Oh, picture lang ito, pinaglalaban ko yung picture, 20 months kong pinaglaban yun. At last, bumigay. Pinabigay sa akin ni General Cascolan lahat. So, nung nakita ko na, ayun, napatunayan ko yung planting through the series of photographs. Kasi nung si Richard ay nasa where the point where he died, nabinat yung ano niya, nabinat itong bulsa. Nabinat. So, walang ito laman. Walang laman. Nung nilipat na sa cadaver bag, may laman. Meron na nakasumsok. Inilabas nila yung maliit dito, yung konti, yung head ng, yung ulo ng, ano. Pero malinaw na malinaw yung bakat dito ng magazine. So, tas kinumpara ko sa evidence lab, sabi ko, look, itong picture na to, is picture number 13. Itong picture na to, is picture number 20. So, may pagitan. There was an opportunity to plan. So, eto na, sumagot ang mga pulis. Sabi na, may testigo kami. Sabi ng pulis, may testigo kami. Hindi namin yung ginalaw. So, binasa ko yung affidavit ng dalawang testigo. Sabi na, pumunta po kami, nakita po namin ang bangkay ng lalaking nakahandu sa'yo, si Richard. Nakita po namin na nag-body search po sila. Tapos, sa kanang bulsa ay may lumabas na magazine. Silang dalawa, pareho, kanang bulsa. Exactly the same words. Ang problema? Sina, ang problema, sa kaliwa. Sa kaliwa. Sa kaliwa. Sa kaliwa. Dyslexic yung dalawa. Sinabi ko sa bulsa, you see? Hindi nyo na-briefing na maayos yung testigo nyo. Alam mo, pag tinignan mo talaga yung detalye, huli mo talaga. Sabog talaga yung istorya ng police. No one can plan that minutely detailed lies. Di ba, Attorney Ahmed, Attorney Trixie, di ba, JP, tayo, may mga training tayo sa law. Mahirap, kahit abogado tayo, mahirap gumawa ng peking istorya. Mahirap gumawa ng peking istorya. Kasi ano na yung maraming taong involved? Ang katapat mo rin ay abogado rin. Marunong din bumusisi doon sa istorya mo. So kaya mga pulis, huwag kayong gumawa ng peking istorya. Kasi madaling butasan. Tulad dito, sabi nila, ito, witness namin. Kanan daw, nasa kaliwa. Tapos ito, sabi ko, tingnan mo yung witness mo. Bago nangyari ang pagpatay kay Richard, witness na po siya sa polis. Nung pinatay si Richard, witness na naman sila sa polis. Matapos pinatay si Richard, witness na naman sila sa polis. In other words, recycled witness. Perjured witness, recycled witness. Nandun sila all throughout. Kasama sila talaga. Ang hiling naman. Imagine. Ang unang testigo nila November 8, 2018. Pinatay si Richard pangalawa December 9, 2018. Tapos next nilang testigo March 23, 2019. Sabi ko, ano to, recycled? Pinaikot-ikot lang nila. Isa pa yung issue para sa akin, ha? Yung katamaran mag-imbestiga. Totoo yan. Yung, ang order niyan, ang rule diyan is, when you interview a witness, omnibus yan. Lahat ng tanong dapat sinabi na yan sa unang affidavit. Hindi yan magdadagdag somewhere down the line when it's needed. Totoo. Kung hindi yan nasabi at once, in the beginning, at the first interview, sinungalingan na yan, sasabihin niya sa susunod. Yung sunod. Kalukuhan na yan. Pero, ito sharing ko lang po sa ating mga kababayan. In the case kasi kay Richard, contract killing kasi yun eh. Pera ang as I have repeatedly said, $3 million ang binayad ng Smartmatic doon. Barya lang sa kanila yun. So if they were paid 150 million pesos, nag-budget po ako sa kanila. I will fight you for the next 35 years. 35 years tayo maglalaban, ha? Nabuhay nga ako, 12 taon ko nang kinalaban si Comelec at si Smartmatic. Ngayon, 35 years is easy. Now, ang inestimate ko sa loob ng 20 years, kasi prescriptive period, hindi na magsasahod yung 20 police. At 40,000 pesos
kailangan na yung bayaran yun. Kasi kailangan yung buhayin yun, ang pamilya. Mm. Oh. So, 40,000 times 20 is 800,000. Times 12 is 9.6 million. Mm. 96 million over 10 years, 192 million in 20 years. Mm. So, right. Pagkatapos ng 20 years, talo na kayo kasi 150 million lang ang binayad sa inyo. So, kailangan yung buhayin yung mga pulis up to a tune of 192 million pesos over 20 years. Uh-huh. Hindi pa natin pinag-usapan yung inflation. Mm. Tapos yung mga kaso pa. ang dami nilang kaso, kuha ng abogado. Oh. Security so, nila. Tapos babayaran pa nila yung prosecutors para i-dismiss yung kaso. Oh. Tapos iakyat ko pa hanggang Supreme Court. Mm. Oh, they, at the end of the day, after 20 years, kinumpute ko, they will spend no less than 420 million pesos. Mm-hmm. So almost three times sa tinanggap nila. So binayaran sila ng piso, magbabayad sila ng 3 piso. Mm-hmm. Over 20 years pa lang ha, 35 ang budget ko sa inyo. Assuming hindi sila mahuli at assuming hindi sila mahuli. Tuloy-tuloy itong kaso na tuloy-tuloy, yes. Pag nakulong sila, ganun pa rin. Oh yes, ang ibig kong sabihin, kahit na hindi, let's make it difficult for them. Mm. Madugo sa kanila. Maraming pera ang lalabas. Uh-oh. Because they have to pay. Kung hindi ko man sila mapakulong, I will drain the resources and money. Mm-hmm. To teach them a lesson. Kaya nga palagi kong sinasabi sa ombudsman, we have to stop this madness of police criminality. Mm-hmm. If you are given the right to decide to grant justice or vindication to those, ito mga biktima ng mga police, you do it because that is the right thing to do. Mm-hmm. And then, ang sabi ko nga, hindi natin masolve ang problema ng police criminality except for one thing, the certainty of punishment. Yeah. Na kapag alam nila na sila ay paparusahan sa kanilang ginawa, sa mga innocenting tao, they will stop. Mm-hmm. Di ba? Yung palagi kong sinasabi sa lahat ng pleading ko. Actually, yung certainty of punishment applies in so many areas. Yes, to the entire criminal code. That is a crime and punishment. Parang ano, it's social discipline din yan eh. Mm. But it applies more to the noble profession of arms. Dapat dyan, one mistake, you're out. Kung hindi mo kaya disiplinahin sarili mo, hindi mo kakayanin yan for 35 years. Dapat mas mataas years. Ang standard sa kanila. Exactly. Diba? Yung mga kumbatan sa NPA, meron ba silang noble law? Wala. Kasi ba? Wala. Wala yan. Hindi, meron silang human rights. Yung pinagatanggol sila ng Estado. Human rights. Rebelde sila sa human rights. Pero pag sila ang bumimaril, sila ang pumatay, walang human rights. Walang human rights sa kanila yan. Meron sila victim card. Yung mga lumad, walang human rights yun. Dahil sila iswipe yan eh. Over. Red tag, red tag. Ano yan sa, ano, sa mukha, sa itsura ni, ano, ni itong chairman ngayon ng, ano, ng, sino si Chito? Chito Gascon. Isiswipe sa itsura niya, ayan, para makalusot sila. Kamusta na ba? Sabihin ni Chito, wala naman kung sinabi. Wala, maraming kasalanan niya si Chito sa akin noon pa sa ano. 3 years ago. Ang sabi is, I would like to hear kung ano kaya sasabihin ni Chief PNP. Ano nga bang sinabi ni Chief PNP dito, Eliasar, dito sa pagpatay kay Lola? Itong bago? Yung lalaki, tinutukan niya yon. Talagang sinasabi niya, hindi magkakaroon ng whitewash. Okay. Mapaparusahan nitong pulis na ito. Mapaparusahan? Paalala ko po kay General Eliasar, 3 linggo na po ako sumulat sa inyo, hindi nyo pa po ako sinagot. Makasuhan na po kayo uli. I don't want to do that. Lampas na po ng 15 days. Ayos naman. Sana to si Eliasar. Actually, dati, pag tinitext ko po si General Eliasar, sumasagot naman. Pero hindi pa po niya nakita yung kinakasuhan ko yung mga GPNP. Pero sir, friendly reminder na po, may sulat po ako sa seeking audience. Please, benefit of the doubt. I don't want to do that to him. Hindi naman ako humingi ng ebidensya at this time. Sa akin lang iba is, yan. Iba yan. Pinakita ko sa kanya na, sir, yung mga pulis na pumatay kay Richard, ayan una, sa resort lang. May mga pictures ako eh. Andiyan na, sa resort ngayon, eh. Outstanding ko. Pa ang warrant, ha? Outstanding ang warrant. Tapos nasa resort lang pala, kasama yung pamilya na, nag-post pa sa Facebook. Yun yung sinasabi ko. Tapos walang ginawa ang mga pulis. How hard is it? It's very hard to find. How hard is it to find
your own people. Meron nga people. Silang code pa rin among themselves. The rats have a certain language and a way of behaving. Magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan. So wala pala talaga sila. Hindi dapat wala sila kasama pala sa noble profession of arms. Balik na lang natin na ano. Balik matuta na sila lang sa... dapat ang dala nitong mga to. Oh, dapat diba matuta lang talaga. Oh. Diba dapat ang NPA yun yung trabaho nyo? As kasuhin nyo yung mga ganyan tao? Wala na. Busy sila kumukuha ng revolutionary tax. Mag-election na eh. So permit for election. Permit to campaign. PTC. Ay, nako, laki niyan. Baka wala silang kikitain niya yun. Kasi diba... online na lang ang terrorist. Online na lang. mga kolekta sila kaya terrorist ay patay kagad. Ako naalala ko dati nung stop ako ng congressman election, siyempre ako tagakuha ng PTC doon sa ano sa probinsya sa amin. Ano yung kulay fuchsia yata, ano? Lavender yung kulay ng papel. Seryoso. Kaduhan nito, paulol na to. May kulay pa, ha? Wala, na siya, ano, color coded yata. Shiny. Ginalaw mo, iba-ibang kulay, parang ano. Gano'n ba? Oh, tas kulang ano, may ribbon, parang sa embassy, red, violet. Yung selyo, no? Meron. Gano'n ba? Ang ganda ng papel na yan. Yan ang katarantaduhan itong CDPNP na to. May hologram ba? Dami nating kalaban, ano? Hologram. May hologram. Ano? Broad spectrum. Rogue cops, may NPA. Kaaway. Inis, di tayo nauubusan. Akala ko dati, nagbago yung administrasyon, di na tayo rebelde. Rebelde pa rin tayo. Pero ano, this time may kakampi na. Ang kakampi na natin yung administrasyon that actually wants to clean up. Pero naawa ko sa presidente kasi ginawa na niya lahat. Narinig niya yung sinabi niya dun sa pulis. Binigay ko na sa inyo lahat. Nagpa-procure ako ng equipment. Tinaasan ko yung swelda ninyo. Makakarinig pa ako ng ganito. Yung ninja ko. Nakaka-frustrate talaga for the president. Parang lahat ng excuses pinuno na niya kasi dati sinasabi eh. Kaya nagsisindikato yan dahil walang pera. Walang mga barel. Sindikato. Kulang ng equipment. Eh sila mismo, pinapatid nila yung kanilang body cam eh. Nakailang taon na yung body cam na yun, wala pa rin hanggang ngayon. Hindi pa naman dumadating ah. Meron na deliver. Hindi pa na-acquire. Kasi ayaw nilang ilagay. Ayaw nilang purchase. Ayaw nilang ilagay yun sa kanilang katawan. Oh, merong nila na pera. Tapos napatid-patid yung bidding nila. Tapos ngayon, ang sinasabi nila, hindi kailangan ng batas. So, they're tossing it to the legislature. Anong tanong? Ang tanong ngayon, anong ginawa ninyo sa pera? Para bentahan sila ng ano, ng producer. Kailangan ng batas para bintahan sila ng balikam. Kasi it's a defense acquisition. It's a defense... It's ano, defense article? Parang ganyan yata yun. Parang military items din yata. Parang yung mga radio. Eh, dito na lang sila sa civilian version. Diba? Parang restriction, GoPro, diba? Cellphone lang, GoPro. GoPro. Vivo, ganyan. Doon ka sa civilian version. At any radio, ora civilian agency. Bakit ka mag-ambisyon na military grade yung sa inyo? Yung mga ano kasi na yun, merong mga foolproof na hindi nila pwedeng i-tamper. Palit-palitan yung ano, patayin. Right? Makalagay, hindi nila magalaw. Right once, read many. Right once, read many. Warm. Parang descriptive sa Smartmatic. Smartmatic is nothing but a worm. Tama yun. Kailangan yun, hindi pwede matamper. Kasi kagaya nung nangyari sa New York, yung bago lang, na ano, na lumabas din sa body cam na walang ginawa yung lalaki, galing palang nag-practice ng kantahan sa simbahan, binubog ng mga pulis, sabay pinatay. And it took years before lumabas yung body cam. Pero finally, it came out. Ngayon, outrage na naman yung mga pamilya, di ba? Kasi sabi nila, imposible na nagnanakaw ng kotse yan. Kasi ang sabi ng mga pulis, nagnanakaw daw ng kotse. Mm-hmm. Imposible na nagnanakaw ng kotse, karalabas lang yan sa simbahan. Nagpa-practice simbahan pa talaga, di ba? Can you get any better than this? Pinagtripan. Thank you.
Tony Ahmed. Hello, Den Show. Okay, maraming salamat kay Ellen Maralia dun sa super chat natin. Ay, thank you kay Bell ulit. Ay, thank you kay Bell na nanonood. Sino to? Si Manong Becky ba to ba? Manong Becky. Salamat. Not sure. Salamat. Ang tabayanan, susunod na programa In the Heart of Business with Ma'am Maru Pahatisari, yes. At Sir Dito Gagmi. We will see you tomorrow on Karambola at 8 o'clock. Ako po si Chris Angeles. Tambayan sa DWIZ.